Hi guys, so magre-review na naman tayo ng order ni Sir John Cris La Union. So ang order ni Sir ay 1911 MEU Silver Witek, okay? WE. So Sir John Cris, ito na yung unit mo, sir. Rubberized grip, ambidextrous safety, manual safety, rear serrations, fixed front sight and rear sight, good markings, 45 ECP. Alam mo, totoo eh, no? Full metal siya. So, metal slide, metal frame, metal yung trigger, metal yung hammer, metal yung magazine, full metal. Okay, full metal. Ganda. Functional yung beaver tail and yung manual safety. So, ipapakita ko sa inyo, sir, na gumagana siya. Okay. Pag binaba, safety off. So, other safety features niya naman, sir, ito. The beaver tail. This one. Kaya siya gumagalaw kasi may purpose yan. This is the beaver tail safety. So, once hindi siya engage, right, anong kalabit mo dito sa trigger, wala pa rin yan. So, once napipress, so that's the time na engage siya. Pag kinalabit ko, puputok siya. Diba? Kasi automatic, sir, pag hinawakan mo, yan. Pag nagpo-full grip ka dyan, napipress mo siya. So, that's the time na engage siya. So, kailangan, sir, pag humawak kayo sa grip, dapat naka-full grip. Kasi baka pag ganyan lang, tapos papatungin niya, hindi siya puputok. So, kailangan naka-full grip kayo. Para ma-press. Kailangan ma-press yung beaver tail. So, yun yung dual safety features na sinasabi ko sa inyo, sir. Yung beaver tail and the manual safety. Okay? So, pag engage yung manual safety, kahit naka-press yan, di ba yun yan? Siyempre kasi naka-safety on tayo. Okay? So, working siya. Working siya lahat. So, papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda si 1911 MEU. Full metal. So, mayroon pa siyang lanyard group. lanyard yung mga ganito kasi yung mga classic ng mga baril nung una, yung sinauna na may mga lagayan ng lanyard, diba? kabitan ng lanyard. This is the lanyard loop. Okay, so 15 rounds capacity yung magazine natin. Lagyan lang natin ng kalahati. Huwag lang natin, sir, pupunuin para yung spring niya hindi agad lalambot. So, ayan. Lagyan ko lang ng 10. Okay na. Kasi pag sinagad mo yan sa 15 plus 1 kasi yan. So, katagalan kasi lalambot yung spring eh. So, ayan naman nating mangyari yung ganun. Doon napapalitan naman siya ng spring, syempre, magastos din, okay? So, ayan. So, paglalagay naman ng gas, ganito, sir, oh. Pag naglalagay kasi ako ng gas, pag ganito, pinahawakan ko siya pag ganyan. So, kailangan, naka-inverted position siya. Diba? Inverted position, vertical, pag ganun. Tapos, ito yung nozzle ng gas. Ito, yung dulo niya, ipapasok mo doon sa inlet bulb, ayan, may butas na yan. Then, tsaka mo siya ipipress. So, kailangan inverted position pa ganun. No? Kasi, di ba, maglalagay kasi sila pa ganito. Lalo nga, beginner, pa ganyan. So, hindi siya magkakarga. Okay, kasi bumababa lang yung gas. Dapat pa ganun. Para yung gas, dito bubungad. Pasok mo lang yan. Tapos, once nakatutok na siya dun sa butas, dun sa valve,
Tsaka mo siya didiinin. O ipipress. 1, 2, 3. Ay, itong segundo lang. Kaya niya nang umubos ng more or less 15 shots. Mga ganyan, 15 shots. Okay. So, ayun. Ito pala, yung gas mo, sir. Isang tanke. Okay, so, testingin pala natin kasi minsan hindi nagkakarga eh. Testingin natin yung gas mo. Ayun, okay. Okay yung gas mo, sir. So, testing natin. Ayos. Yung magazine mo, checkin natin kung may leak. Wala sumisingaw. Okay yung magazine mo, sir. Eto naman yung DPS mo na request. 0.25. And then, meron siyang manual. Samang manual. Okay? So, ngayon, magte-test tayo, sir. Sir John. Sir John ng La Union. John Cris. Okay? Magte-test part tayo. Okay, Sir John Cris. La Union. 1911 MEU Silver Testing. Check natin yung safety. Okay. Check natin yung beaver tail. Okay. So, tatargetin natin yung number 5. Number 5 sa taas. Firing! Ayun, firing! Wow! Parang tumagos sa likod ah. Nabasag yata yung salamin niya. Yan. So, ganyan mag-iitsura niya, sir, pag wala na siyang gas. Ay, wala nang gas, sorry. Wala na siyang bala. Okay. Check natin. Wala na siyang bala. So, nag-open slide siya. Just like sa mga baril na tunay. Nag-open slide. So, nirelease ko yung magazine for safety. Tapos, check nyo yung bulb. Ito. Kapag matigas, ibig sabihin yan, sir, may laman pang gas itong magazine. So, pwede pa kayong mag-reload. Okay? So, tabi lang natin yung magazine. Ngayon, para bumalik siya, sir, bumalik siya. So, kunwari, maglalagay ako ngayon ng bibis. Lagyan natin ng 5 piraso. Kasi, meron pa siyang gas, sir. Maglalagay tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. So, nag-open slide siya, di ba? So, inayaan mo lang siyang nag-open slide kasi nga, puputok ka pa eh. Pasok mo lang magazine. Ayan. Make sure na inserted properly. Tapos, itong slide stop slide release, ito yung naglalock dyan eh. Slide stop or slide release ang tawag dyan. Ang gawin mo, sir, i-press mo. Kaya siya meron siyang parang serrations yan. Parang serrations na yan. Kasi, ang purpose niyan, pag pinapress mo siya pababa, hindi madulas. I-press mo siya pababa para bumalik yung slide. Ayan. Tapos, hindi mo na kailangang ikasa pa ulit. Kasi parang yun na yung pinakakasan niya, yung pagbalik ng slide. So, firing na tayo. So, number 9 naman. Target natin. Number 9, firing! Sapulo. Yan, so nag-open slide ulit. Yan, nag-open slide ulit. Ngayon, kung hindi na kayo puputok, release nyo lang yung magazine. Check nga natin kung meron pa rin. Meron pa rin gas, oh. Matipid siya sa gas. Pag hindi na kayo puputok, gawin nyo, balik nyo lang yung original position, tapos, naka-hammer pa tayo, so hammer down lang for safety. Tapos saka mo siya ibabalik. Ngayon, kung gusto mong i-save, ibaba mo lang yung hammer, tapos
Taas mo lang yung safe. Okay. Ayan. Okay, so kung meron kayong katanungan po, sir, mag-message lamang sa page. So, ready na yung unit nyo. Walang leak yung magazine natin. Functional lahat. Safe, manual safety, beaver tail safety. Gumagana lahat. Okay? So, ayan. So, ibabalot mo natin, sir. And, for shipping. Thank you, sir. Have a nice day.